Good evening everyone, this is Dr. Mike. Welcome dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Sa lahat po ng mga viewers, mga followers natin, magandang araw, gabi, or hapon po sa inyong lahat. Maaring isa po kayo sa mga kagatin ng lamok, di ba? Or kagatin ng mga mosquitoes, mga bugs, mga ants, at kung ano-anong klaseng insekto. Kahit na nasa tubig ka, nasa forest, nasa daan, or kung saang mang lugar, maaring ikaw ay makakagat ng mga insekto na ito. At kung ikaw ay isa sa mga nakakagat ng mga insekto, ano ang mga ginagawa po ninyo? Maglalapgay po ba kayo ng mga cream? Umiinom kayo ng mga gamot, mga antihistamine, or nag-a-apply kayo ng mga creams na yan? Or kung ano-ano ang pinapahid po ninyo? Or umiinom ng oral medication para mawala ang sakit, mawala po ang pamamaga? Yan po pag-uusapan natin tonight dito sa ating episode. What is the best way to treat yung mga insect bites? Hindi lang insect bites, pati po yung stings. Okay? So kung may mga questions po kayo mga viewers, mga kababayan, please ilagay lang sa chat box yung mga questions ninyo at a-answerin po natin yan. So before we discuss ito pong topic na ito, panoorin nyo po muna ito. So ayan, we're back. Magandang gabi po ulit sa ating mga kababayan. To all the viewers, followers, and subscribers, this is Dr. Mike based in Hong Kong. So wag na po natin patagalin ang ating discussion. So isa po kayo for sure sa mga nakakagat ng mga mosquitoes na ito. I-describe po natin sila and we'll try to differentiate and later on, ano po yung mga symptoms na experience natin. So dito po sa topic natin ngayon, bibigay natin yung overview, why do insect ba mga insect nangangagat, tapos may mga sting sila, the different types, the symptoms, treatment, and obviously the prevention. Kasi yun ang gusto natin, ayaw natin makagat, ayaw natin magkaroon ng mga pantal dahil po minsan sa sobrang dami ng mga kagat at sobrang kate ay nagkakasugat-sugat po ang ating mga skin. Again, pasintabi po sa mga kumakain at sa mga naghahapunan po sa kasalukuyan dahil po may mga pictures po tayo na ipapakita na hindi po kanais-nais ang itsura. Ito yung mga kagat ng mga insekto. Ang alam lang natin na kagat, mosquitoes, mga langgam, mga bugs. Meron pa po mga ibang insekto na hindi common sa ating lugar. Maaring ito ay common sa ibang lugar naman, lalo na sa mga malalamig na panahon. Or kung tayo ay pumunta sa mga wildlife, sa forest, at minsan nagagambala natin yung kanilang mga tirahan. Okay, pag po pinag-uusapan natin itong mga insect bites na ito at mga stings, ito po kasi mga insektong ito, once na-agitate po yung kanilang tirahan, para po madepensahan ang kanilang yung bahay nila, yung kanilang teritoryo, ayan po, defense mechanism po yan na ia-attack po kung anuman ang lumapit doon sa lugar niya para po maprotektahan yung bahay niya, maprotektuhan yung lugar niya. Isa pong way ng mga insekto yan as way of defense mechanism nila. Okay? Or maari pong may mga ibang insekto na nag-feed po sa mga tao para po manourish yung mga itlog nila para po makapag-produce sila ng mga bagong offspring or bagong mga insekto din. So kailangan po yung human blood para po ma-survive yung kanilang species. But anyway, so ayan po ha, bites and sting. Lalo na po pag tayo ay pumupunta sa mga maliblib na lugar, matanam, mapuno, or mga liblib, like forest, mga jungle, or nag-hiking tayo sa mga bundok. Ayan. Marami pong mga insekto dyan na mag-ingat tayo dahil po pag tayo ay nakagambala sa kanilang mga lugar, sa natural habitat nila, defense mechanism po yan na maari po tayong i-attack. Okay?
So once nagambala natin sila, maari pong yan ay pumunta sa atin, i-attack tayo sa pamamagitan ng pagkagat nila sa ating balat, okay, para tayo ay lumayo doon sa area nila. Okay? And yung pong pagkagat nila, nag-iiwan po ng formic acid because this insect, they would inject sa ating skin ng formic acid which would lead to immediate skin reaction. Dahil po nakapasok ang formic acid sa ating skin upon the pagkagat ng mga insekto, nagre-result po yan ng pamamaga, pagre-red ng area doon po sa injured area. There are times kung nakikita nyo po sa picture natin, so kinagat po, minsan nagkakasugat, nagkakaroon ng lesions, tapos namamaga po, nagkakaroon ng redness yung paligid noong kagat ng insekto or hindi po natin matukoy minsan kung ano pong klaseng insekto yan hanggang hindi natin makita. Samantalang yung iba naman po nag-iiwan ng sting, kagaya po ng mga swabs, mga bees, mga fire ants, mga hornets. So ayan po isang example, pag nangagat naman yan, they are produce a very painful, masakit po yung kagat and nagli-lead po yan ng mga allergic reaction. Meaning, sobra pong allergy sa katawan ng pasyente, minsan laganap sa buong katawan yung rashes na nakikita. Okay, samantalang pag bites naman, usually mga mosquitoes yan, mga lamok, mga fleas, and ang common na nangyayari po, nangangati po tayo kaagad. Doon sa mga sting, minsan po may parang kamandag silang naiiwan. Meron po silang naiiwang body parts or structure dyan sa ating balat at kailangan pong tanggalin yung na inject doon sa ating skin. So yan po ang difference between a sting and bites. So ngayon po medyo alam natin na pag mosquito pala, yan ang pinoproduce niya sa pangangati. Samantalang yung iba, masakit, painful kung may naiwan na kamandag yung sting sa ating balat pag tayo ay inattack ng mga insekto. So these are the types, yan po mga nakikita niyo, these are the types of bites and stings. So yan po yung mga example, pasintabi po sa mga kumakain. Kung ang mosquito po nangagat, usually ganyan po ang mga itsura nila. So merong lesion na nakikita, meron pong bumpy, red, hard, swollen, itchy, multiple bites sa isang lugar. Yan, mga itsura po ng mga kagat ng lamok na maaring nakikita natin madalas. Samantalang yung fire ant bites, ayan naman po, medyo-medyo malala po ng konti ang fire ant bites. Dahil po dito, yung po mga fire ants, very aggressive. Sometimes po nagpo-produce sila ng very painful stinging bite. And meron pong swollen red spots and develop po na blisters. So nagkakaroon po ng mga blisters. Kung mapapansin nyo po, medyo tutok po yung screen ninyo. Medyo para po may pus na mapapansin po doon sa tip ng mga lesions, ng mga kagat ng mga fire ants. Okay? Next one, we have the flea bites. Dito man naman po, they are usually located on clusters. Ayan po, buo-buo sila either sa lower legs or sometimes sa paa. Okay? And obviously, makatidin po yan, may red bumps and surrounded by a halo. So ayan po, medyo malaki tapos may halo siya. Yan po yung mga kababayan natin, for sure napapansin po yan minsan. Okay, moving on. Yung ibang klase naman pong kagat o mga bites, ito pong tinatawag na bed bugs. Ito po yung mga surot, di ba? So again, very itchy yan, small rashes, at initially po, pag bed bugs yan, ay wala pong pain na nararamdaman para po kasing nag-i-inject sila ng parang anesthetic agent para hindi po maramdaman ng pasyente kaagad-agad ang kate. And after po ng ilang segundo, ilang minuto, doon pa lang po mararamdaman yung kate. So yan po ang typical sa mga bed bug bites. Okay? These are small rashes, red swollen areas in dark red centers. Meron silang dark red center. Ito po medyo makatiyan. Okay? So maaring yung iba po mga pasyente, mga kababayan nating nanonood, they've been
na-attack or nakagat ng mga bed bugs. Okay? And again, bites may appear in line or group together sa bed bugs, sa mga surot, usually on areas of the body not covered by clothing, kagaya po ng kamay, leeg, at saka sa paa. And minsan, nadadala po natin yung mga bed bugs na yan kung saan tayo pupunta. Like, for example, nakagat ka dahil nagstay ka sa hotel, for example, and then there are times po, maaring madala nyo sa bahay yan. So, ganyan po katindi yung mga bed bugs na kagat. So, again, ingat po sa mga Pinoy. At mamahilig po yan sila kahit sa mga luma, sa mga woods, moist na area. So, ganyan po ang mga bed bug bites. And next one, we have the fly bites. Again, painful, itchy, yan. They cause inflammatory reaction doon po sa site ng fly bites. So, halos po pare-pareho ang itsura nila. But again, ito po minsan kumpul-kumpul sila. Okay? And again, you need to take precautionary measures when traveling to an endemic countries or areas. You need to wear long sleeve shirts, pants, and use bug spray. Dahil po sa mga, may mga lugar po na endemic sa mga ganito. Another type is lice. So, yan po. Mga kuto, head lice, pubic lice, body lice, okay, are different species of parasitic lice that affects humans, and they feed on blood, and they cause an itchy immune reaction at the site of their bite. So, medyo nakakating masyado ito. Okay? And yung pong mga itlog niya at mga baby lice can only be seen in very tiny specks and may look like para puti-puti, para pong dandruff ang itsura ng mga yan. Okay, so medyo patindi ng patindi yung mga itsura ng mga types of bites and sting, kagaya po ng tick bites. Dito naman po, again, may pain, may swelling dun sa bite area. There are some patients, they would experience some rashes, may burning sensation, meron din pong blisters, okay? And sometimes patient would experience difficulty of breathing. And again, bihira po ito na mag-produce ng maraming bites. Okay? Usually, iisa lang yan, dadalawa lang yan. And next one, we have scabies. Okay, ayan, marami tayong mga pasyente na pumunta sa clinic recently na meron mga cases ng scabies. These symptoms may take 4 to 6 weeks to appear and they are extremely itchy rash, maybe pimply, parang pimple ang itsura nila sa umpisa, tiny blisters, scaly. They may cause raised white and flesh tone lines. Yan po ang mga itsura ng mga scabies. And also, ito pong common din. Maari pong yung mga kababayan natin nakagat na rin po nitong susunod. Ito po yung mga bubuyog, mga bees. Okay, may sakit din po yan. There's pain, redness, and swelling, itchiness. A white spot appear doon po sa area na kung saan tinusok yung bee ang kanyang kamandag. Okay, so may naiiwan po dyan sa ating skin. So meron din po yung mga yellow jacket bites, mga waps. Ayan, masakit din po ang kagat ng mga yan. And also yung black widow spider. Although it's not common, sometimes dito sa atin, dito sa Pilipinas, or sa Hong Kong, or maaari pong sa ilugar ninyo, common po itong mga to. Lalo na kung mahilig po kayong mag-mount, pumunta sa bundok, mamasyal, and so on. So ayan po yung mga iba na common din. Okay. So what causes reaction to bites and stings? Dahil alam naman po natin, pinresent ko lang po yung iba't ibang klaseng insekto na nangangagat po. So now that alam natin to differentiate kung ano ang mga itsura, kung mapapansin nyo po, medyo worse po yung itsura ng mga insekto na nag-iiwan ng sting nila, yung kanilang kamandag sa ating skin, dahil po nagkakaroon ng sugat-sugat doon as compared doon sa mga ibang insekto na nangangagat na common tayo. Like for example, yung mga mosquitoes, ants, and so on. Okay, what causes reaction to bites and sting? Ano ba nangyayari dito? Okay, dahil po pag nakagat tayo ng mga insektong ito, nagpapasok po sila ng chemical or toxin sa ating balat
para po depensahan yung kanilang sarili at tayo ay umalis doon sa area, doon sa natural habitat nila. So ang nangyayari po, natitrigger po ang ating immune system, yung ating sistema para po mag-produce ng mga defense cells, mga interleukins, cytokines, and so on. Dahil po sa ganung proseso, nagkakaroon po ng redness doon sa area na kung saan nakagat tayo, mayroong pamamaga or swelling, mayroong pangangati at mayroong soreness. Yun po karamihan ang na-experience ng ating mga pasyente na nakakagat ng mga insekto. Okay, what are the symptoms of a bad reaction to bites and stings? So, dapat po din natin alam kailan tayo iinom ng gamot at kailan tayo susugod sa hospital, because there are times maari pong mag-trigger yan ng anaphylactic reaction at hindi tayo makahinga at maaring ma-block yung mga airways natin at dahil po hindi tayo makahinga, maari pong ikasama pa natin. So maaring dalhin natin kaagad sa ospital yung mga pasyenteng nakakagat, lalo na yung mga insekto na nagiiwan ng toxin or mga stings sa kanilang katawan. Okay. So typically po, ano po ang mga mararamdaman ng mga pasyenteng nakakagat ng mga insekto? Ayan po, merong swelling, okay, namamaga doon sa area na kinagat ng insekto dahil po may mga inflammatory cells na pupunta dyan para po labanan yung toxin na pumunta sa lugar na yan. So para pong yan po ang defense mechanism ng ating katawan, labanan kung ano pong toxin ang pumasok sa atin na ipinasok ng mga insekto. Merong redness or rashes na mapapansin at syempre, meron pong pangangati dahil po may mga histamine release na nangyayari po doon sa site na kung saan po nakagat yung ating patient. The more na kinakamot nyo po ang inyong mga kagat, yung mga bites po na yan, lalo pong kumakalat yung histamine, lalo pong kumakalat yung toxin na ipasok ng mga insekto. So therefore, lalo pong mangangati yan at lalo pong lalaki yan. Dahil po, the more na magre-recruit ng mga inflammatory cells, dyan po sa bite site. Okay, so may pangangati, medyo mainit-init po yan, lalo na kung medyo marami ang mga ipinasok na toxin ng mga insekto. Merong numbness din, minsan nawawala ng sensation. And ito po yung mga severe symptoms that would require na dalhin po kaagad ang mga pasyente or mga kababayan nating nakagat ng mga insekto. Kung kayo po ay nakaka-experience after ng kagat na bigla kayong nilagnat, bigla po kayong nahirapan huminga, nagsusuka or nauseated ang patient, may muscle spasm, bumilis ang tibok ng puso ng patient natin, merong pamamaga sa lips, minsan po ang kagat nasa kamay pero biglang meron pong swelling sa mukha, particularly sa lips or minsan sa ating throat. Pag po may swelling sa throat natin, minsan nahihirapan tayong huminga or minsan yung pong mga secretions nandiyan para po meron nakabara sa lalamunan natin. Medyo balisa or confused or maari pong mawalan ng consciousness ang patient natin na nakagat ng mga insekto na yan. Lalo na po kung marami pong mga insekto ang nag-attack. Lalo na may mga kababayan tayo minsan na pumupunta sa mga mountainous area, maliblib na lugar, maraming halaman na hindi napapansin na merong mga bahay ng mga insekto na nandoon na na-agitate, okay? Or maaring nagtamaan, nagalaw natin. And tendency, maari pong itong mga insekto na ito na pini-perceive nila na tayo ay kalaban dahil ginugulo natin ang kanilang tirahan, so sila po ay sama-samang mag-a-attack sa atin. Okay, how do you treat insect bites? O yan, paano ba natin iti-treat ang insect bites na ito? So there are so many things na pwede natin gawin dito. For mild cases, so yan, may nakagat isa or dalawa. Kung ito po ay ma-identify nyo, yung pong sting na napasok sa inyo, pwede pong tanggalin, bahagya yan. Be careful in removing the stinger. And then, you need to wash the affected area with soap and water. Kung meron po kayong ice pack, apply ice pack doon po sa bite area para po mawala ka agad, maalis yung mga swelling, maalis po ka agad yung pain na nandiyan sa area na yan. Okay?
You may apply a topical anti-itch cream. So marami pong available na topical anti-itch cream. Just to share to all of you, I have, ito po yan, ginagamit ko siya. I'm not advertising this, but again, any ointment cream na meron pong steroid. Okay, like for example, this one. It is a hydrocortisone cream. Lakihan natin para po mas makita ninyo. So I usually use this one. Meron siyang or any medication na may hydrocortisone or steroid. So topical application po siya. May nakagat sa inyo, ilagay lang po doon sa area na yon para po mawala yung pain, mawala po yung pangangate, at mawala po ang swelling. Or you may use another cream. So there are different creams na at least meron kayo sa inyong mga bags or meron po kayo pag kayo ay nag-hiking, at least meron kayong first aid medication na ilalagay nyo. Despite na tanggalin yung stinger, tanggalin po, wash ninyo yung area na kung saan kayo nakagat. Also, you may apply topical creams. Dahil minsan, di naman po kayo nagdadala ng yellow or ice doon sa site kung saan kayo pumupunta. Diba? Okay, so aside from apply topical cream, I also have this one. Ito po ay liquid siya, okay, na for pain. So ito, mabilis po siya. Ilalagay lang po doon sa area na nakagat po kayo, at mawawala po yung pain kaagad in a span of 5 seconds. And then also, aside po doon, mawawala po yung pag-swell niya, yung swelling niya. Mawawala ang pain, mawawala ang redness, mawawala ang swelling in just 5 seconds. Mabilis na mabilis ang effect. Ito po mga steroid na ito na sinasabi ko, mabilis din po ang effect niya, but you need to apply multiple times. Minsan sa loob ng isang araw, I apply 5 times. The only problem with this one, mga steroid cream na ina-apply pag nakagat kayo, in the siguro mga first few weeks, mangingitim po yung area na nilagyan ninyo. But that's okay, because after few weeks, few months, mawawala rin po yan. Babalik sa normal color. Eh kaso kung marami po ang nangagat sa inyo, lalo na po yung mga bed bugs or may mga fireflies na nangagat sa inyo sa braso or sa paa ninyo, sa legs ninyo, so ang dami pong i-apply dito sa area na ito. Okay, and then kung medyo, balik tayo sa screen natin para po mas makita ninyo. Or some patient na mild, pwede po nilang i-combine between a topical anti-itch cream or anti-inflammatory medications into oral pain reliever. So kagaya po ng mga gamot na pwedeng inumin, mga antihistamine para po makontrol. Yan, mga antihistamine creams, oral pain relievers, pwede po din yan. Okay, for mild cases. Unless otherwise, medyo severe po yan. So dapat dalhin nyo na po sa hospital ka agad pag severe ang case ng patient natin. You may also want to consider applying thin paste of baking soda. O yan, pwede rin po ang baking soda and water to the sting to calm the itching effect. Yung pong makate. Okay? So again, syempre, first aid yan. Kung nasa outdoor kayo, paano kayo? Wala naman kayong baking soda na dala. Pero kung nasa bahay kayo, you may apply baking soda. Okay. And here are the tips to avoid bites and stings. Okay? Ano ba mga gagawin natin para dito sa mga bites na mga insekto na ito and stings na ito? So again, alam naman po natin kung kagatin tayo ng mga insekto, may mga ganun po. Particularly kung mataas daw ang cholesterol, mataas daw ang diabetes. May diabetes ang patient natin, madalas daw silang kagatin. Hindi po totoo yun. Okay? Even the type blood type O, sabi nila pag blood type O, madalas silang kagatin ng mga lamok. There are types na minsan talagang nasa system po natin na mahilig mangagat ang mga lamok sa atin. Lalo na kung exposed po kayo lagi at kung nasa outdoor kayo lagi. Okay, so wearing hats and clothing that would provide full coverage pag nasa outdoor kayo.
And then wearing to advice natin, lalo na po mahilig mag-hiking yung mga kababayan natin, or pag nasa labas kayo, wearing neutral colors and avoiding floral patterns. Dahil po kung masigla ang kulay natin, masigla yung mga sinusuot nating damit, lalo na po kung may mga floral accent yan, kung may mga insekto po na attract po doon sa kulay ng ating damit. So I advise neutral colors yan. Avoid perfume, ayan, and scented lotion. Kung kayo po ay outdoor again, okay? Lumalabas kayo, namumundok kayo, or nasa outdoor lang kayo. For example, naka-short kayo, or naka-t-shirt lang kayo, expose yung mga skin natin, maraming skin ang naka-expose, huwag po tayo mag-a-apply ng lotion dyan, na scented lotion, perfume. Dahil po nakaka-attract yung amoy na yan sa mga insekto, at maaring kagatin pa tayo lalo. So keeping food and drinks covered, and also citronella candles and insect repellent. So ayan ha. So you could have citronella kung makakapag-dala kayo. Di ba may mga citronella na bracelet? Okay, but again, apply insect repellent or cover na lang po yung katawan natin, yung body natin pag tayo ay nasa outdoor. Okay, and I would want to share also sa ating mga kababayan before I mention this summary to all of you. Kung nasa bahay naman po kayo at biglang marami ang nangagat sa inyo as a relief po, or like for example, naggumamit na po kayo ng mga creams or wala kayong cream sa bahay, wala kayong mga steroids, wala kayong mga topical application para po maibsan ang kate dahil po may histamine release dyan. So, ibig pong sabihin, pag kinagat ka ng mosquito o kinagat ka ng mga insekto, aside po sa pinasok na formic acid sa katawan natin na nag-cause ng allergic reaction, meron din po yung katawan natin, yung mga cells natin, particularly mast cells, na nagpo-produce ng histamine. So, i-release ang histamine at doon po mangangati lalo para po ma-deactivate. Okay, ayan na, deactivate taloy. Para po hindi mapatuloy na mag-release ng histamine yung mga mast cells, pwede po kayong gumamit ng maligamgam na tubig. Kung matitiis niyo po yung init, okay, nagpakulo kayo ng tubig, tapos pinalamig niyo ng konti hanggat matitiis niyo, yun po ang idampi ninyo doon sa mga site, mga bite sites. Kung marami ang kagat ninyo sa arms ninyo, yun po, idampi niyo konti-konti. Maiibsan po dahil po masisira yung structure ng mga histamine na yan na nirelease ng ating mga cells sa balat natin. Okay? Kung hanggang kaya nyong tiisin yung init, the better. But again, mag-ingat po kayo. Baka hindi nyo po matolerate masyado yung init at mapasok kayong bigla. Okay? Pwede nyo pong gawin yan from time to time para po maibsan ang pangangate dyan sa mga nakagat ninyo. Either sa kamay, sa paa, or sa different parts ng katawan. Okay? So with that po, maraming salamat po sa inyo. Tandaan po natin that most bites and stings, they heal by themselves after several days of mild discomfort. So minsan hindi man natin ginagamot yan, magkukusa po mag-heal yan. Lalo na kung mild cases yan. Hindi po natin kailangan ng mga komplikadong gamot para dyan. But again, dahil po ito ay makate, kakamot tayo ng kakamot at maaaring magkasugat-sugat ang ating balat. You monitor the side effects, yung affected site dyan for signs of infection. Monitor din po natin yan. Contact your doctor if your wound appear to getting worse or hindi po nag-heal, lalo na po yung mga nagkaroon ng sugat after na nakagat ng mga insekto, lalo na po yung mga insektong binanggit natin kanina dahil po nag-iiwan ng sting at minsan nasisira po yung integrity ng ating balat. So bites and stings that cause severe reaction, binanggit po natin yung mga symptoms po ng severe reaction na yan that can lead to anaphylactic shock that can be fatal. Okay, so maaari pong ikasama natin kung hindi po natin matitreat yan kaagad. Pag sa hospital, pag generalize po yung allergic reaction, may anaphylactic problems or shock yung patient, minsan ini-epipen. Meron pong injectable na epinephrine para po mawala. Dahil po nagkaroon na po kami ng patient before when I was in the Philippines na severe. Inattack po siya ng mga bubuyog at linagnat na
at ang dami para po mawala ka agad yung nararamdaman kasi mabilis din ang tibok ng puso ng patient natin. So kailangan na pong ipadaan yung gamot through minsan intramuscular or intravenous medication ng mga gamot. So ganun po, didetermine ng mga doctors kung kailan siya sa muscle i-inject or sa IV i-inject yung mga gamot. So with that po, maraming salamat po. Sana po may natutunan na naman kayo sa episode natin tonight all about insect bites and stings, the causes, symptoms, prevention, and treatment. Tandaan nyo po, mga kababayan dito sa Hong Kong, you can buy mga hydrocortisone cream. Pag po nakakagat kayo, at least pwede nyo pong apply. Mura lang siya. Hindi po siya mahal. At least may pang first aid kayo just in case may mga insekto na mga gat po sa inyo. Okay? For mild cases yan. Okay? So sa mga kababayan po natin, you can always follow us sa ating Facebook page, Health Talk by Dr. Mike, or sa ating YouTube channel, Health Talk by Dr. Mike. We're live every Wednesday, Friday, and Sunday sa ating YouTube at 9:30 in the evening. And sa ating Facebook naman, we're live or some replays every Tuesday, Thursday, and Saturday at 9:30 in the evening. So again po, maraming salamat po sa lahat ng mga friends natin na nandito. Ayan, si Mr. Tataboy Chavez. Maraming salamat, Mr. Tataboy Chavez. Si Leon J. Barbero, thank you so much. Si, marami tayong bago ngayon dito. Si Glossy Scott, thank you so much. Si Victoria B. Ora, magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching. Si Namay Manatad, maraming salamat. We also have Russell Sia, good evening po. And Flory Manuel, thank you po sa lahat. And get well soon, Miss Flory. Then we also have Shapri, I hope I pronounce it right. Magandang gabi po sa inyo. We also have Tablet Home, si Almira. Magandang gabi, Miss Almira. Sana nakatulong po itong episode natin tungkol sa insect bites and sting sa ating mga kababayan na mahilig mag-outdoor or mahilig po mamasyal ngayong summer. I myself, mahilig tayo mamasyal. Kaso, kakagatin din tayo. Kaya minsan, balot na balot tayo. Diba? So, dapat yan ganun gawin natin. Miss Susan Aborki na taga Japan, Tokyo, Japan, maraming salamat. Miss Almira, thank you so much. Si Pebrero Ko, good evening po sa inyo. And Miss Honey Love, maraming salamat Miss Honey for your super sticker. Si Mira Smith, good evening po sa inyo. So sa lahat po ng mga kababayan natin, maraming salamat po. Ayan, si Mary Ann, sabi ni Mary Ann, abad, ako po kapag nakagat ng nikmik na mamagat, inaabot ng 2 to 3 days, sobrang kati at makirot. Ayun, ayan, Miss Mary Ann, I hope itong episode na ito makatulong po sa inyo. For nikmik, I myself, minsan po kasi pag nag-aabang ako ng sasakyan, di ba, sa terminal, lalo na kung malapit yan sa maraming puno, ang dami pong lumilipad na insekto, minsan hindi mo siya nakikita, makakagat ka na lang na hindi mo alam na mamagana or may mga swelling na dyan or redness na. So I usually use this one. This one is a pain release analgesic remedy. So ito po, ina-apply ko lang siya dyan tapos after 4 seconds, tapos na. Wala nang pangangate. So this is a good kind of pain medication, a pain release medication. So, ayan, meron pa siya. You can buy it in any drugstore. Then we have, totoo ba kapag blood type B kagatin ng insekto? Marami pong mga pasyente na type B ang kagatin ng insekto. Also, type O din. So, in terms of statistics, minsan kasi kailangan po natin investigate, baka po may underlying medical conditions din yung ibang patient. Okay, like diabetes at saka mataas yung cholesterol nila. Okay? But again, the most important, wala doon sa blood type, wala doon sa underlying condition natin, is just to protect ourselves because ayaw natin na makagat ng mga insekto. Okay?
And also, we have si Ms. Pebrero. Yung lamok po, kahit nakapantalon ka na, nasusuksok pa din. Hindi talaga ng lamok. Pero mas oras po ba yan sila? Usually, 7 p.m. sila nangangagat. Tapos mamaya wala na. There's specific time po, yung pong mga nagbabuzz. Diba? Yung mga lamok na nagbabuzz. At yung pong mga lamok kasi, mga mosquitoes, nagbabite po sila. Yung mga kababaihan lang. Yung female mosquitoes lang ang nangangagat. Yung pong lalaking mosquito, hindi po sila nangangagat. Dahil po yung mga kababaihan o mga babaeng mosquitoes, nangangagat sila para po manourish yung kanilang mga itlog, yung mga eggs nila, para po makadevelop sila ng bagong mosquitoes na naman. Okay? So, ayan. Sabi ni Susan Aborki, you're all welcome. Maraming salamat po. And, ayan, sabi ni Miss Mary Andok, anong araw po kayo nasa clinic? Saturday and Sunday. Kung wala pong TA tomorrow, nandun po ako. Kung wala na yung TA. Okay, sana magpa-check up po. Sige, tawagan niyo po yung ating secretary, si Miss Kimi, 93, nasan ba yun? O, oh, ayan, 93193091. Okay, so again po, sa ating mga kababayan, mag-ingat po kayo, protect yourselves pag po kayo ay lumalabas, pag po tayo ay namumundok or nagha-hiking or many outdoor activities tayo. Whether nasa dagat ka or may sa tubig ka, nasa streets ka, nasa palengke ka, nasa mall ka or kahit man saan ka or nasa bahay ka man, ay minsan makakagat at makakagat po tayo ng mga mosquitoes na yan or mga ibang insekto. Okay? So, maraming salamat po. Kung ito pong episode na ito ay sa tingin nyo ay makakatulong sa ating mga kababayan, please do like, share, and subscribe. Kung may mga friends kayo, share nyo po ito, lalo na po dun sa mga laging nakakagat ng mosquitoes. So with that, maraming salamat po. See you sa susunod natin live episode. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Thank you sa lahat po ng mga subscribers at mga followers po natin. And mga viewers, have a great night, everyone. Bye-bye.